Kamusta ka barkada? Nagbabalik na naman tayo sa isa na naman Minecraft video. At itong Minecraft video to ay tungkol na naman sa Kadacraft mga kabarkada. At kung nakikita ninyo naman po, nandito na po tayo sa Industrial District at kasama po natin si Fortem. Naka-diamond armor na siya mga kabarkada. Napulot ko po yung diamond armor na yun sa paglalakbay natin sa Borderland. At syempre mga kabarkada, oras na para simulan ulit natin ang pag-ayos dito sa ating Industrial District. Konti na lang mga kabarkada, matatapos na talaga to. At pwede na natin iwan itong Industrial District at magpatuloy sa ating tunay na base mga kabarkada, o ang ating second island mga kabarkada, second na lupa. Pero yun yung mga kabarkada, marami din po tayong kailangan ayusin dito tulad nung nasa ibabaw, nilagyan ko po ng mga carpet yan para maiwasan yung pag-ispo ng mga mobs. Kung nakikita nyo naman, may carpet dyan. At isa din sa mga kailangan ko gawin, tanggalin tong dalawang polished basalt and cobblestone generator kasi ang pangit na itsura nila. Gusto kong palitan, papalitan ko yan mamaya. Tapos isa din sa mga kailangan natin gawin ay gumawa pa ng maraming farms. At saka mga kabarkada, kung hindi pa po ninyo nababalitaan, ay nandito na nga po ako sa syudad. Baka kasi may mag-comment na naman dyan, Kuya Sly, ba't wala ka po sa Borderland? Kasi po mga kabarkada, pinauwi na po tayo ng ex-mayor at ako na po ang mayor ngayon mga kabarkada. Sa kadahilan ng ako lang po ang makakagawa at makakapag-ayos ng villager curse na pumapalaganap dito sa aming server mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman, ang laki ng ilong ko mga kabarkada. At saka ang kailangan din po natin gawin mga kabarkada ay mag-build nga po ng mga farms tulad ng chicken farm at bamboo farm. Una, kaya gagawa tayo ng bamboo farm kasi kailangan ko po ng scaffolding. Marami naman na tayong string dun sa ating mob farm. At kung nagtataka po kayo kung saan galing to, ay hinant po natin yan yung previous episode. So panoorin nyo po yun mga kabarkada. Kinuha po namin yan yung previous episode. At saka yun nga, meron na tayong string dito. Ang kailangan na lang natin ay bamboo mga kabarkada. At the same time, kailangan ko din po ng book and quill, kaya naisipan ko na kailangan ko ng feather. So para makakuha tayo ng feather, kailangan natin ng chicken farm mga kabarkada. Yun yung mga nasa isip ko. Actually, kung nabuboard na kayo sa Minecraft world nyo, ang kailangan nyo lang gawin ay mag-isip ng problema. Tapos yung problema na yun, gawan nyo ng solusyon. At yun yung gagawin nyo sa Minecraft world nyo kapag nabuboard na kayo. Halimbawa, kailangan nyo ng maraming black dye, pero wala kayong wither farm. E di gumawa kayo ng wither farm. Or gumawa kayo ng squid farm mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman po, gumagana pa ba to? Ah, gumagana pa siya. Good! Gumagana pa siya. Minsan nagkakaroon na lang siya ng squid. Ayan o, nagkakaroon na siya ng squid. Tapos nagkakaroon na lang tayo ng ink sack dito na pinupuno natin itong mga chest na to. Diba? Find a problem, create a solution, and then make it. Diba? Napakalupit. Pero yun yung mga kabarkada, siguro magagather po na ako ng materials para makapagsimula na tayo. Let's go! O diba? Ganun na ako kalupit mga kabarkada. Hindi ko sinabing mag-subscribe na kayo kasi bibigyan ko kayo ng timelapse. Binigyan ko na kaagad kayo ng timelapse. Ganun na ako kalupit. Pero yun nga po mga kabarkada, kung nakikita nyo naman po, ang ganda tignan mga kabarkada ng progress. Hindi ko alam, isa ako sa mga mapagmahal sa progress mga kabarkada. Kapag nakakakita ako ng ganyang bungkal, tingnan mo naman, ang ganda-ganda. Tapos yung mga torch, perfectly aligned mga kabarkada. Ang sarap sa mata. Pero yun nga po mga kabarkada, kung nakikita nyo, sobrang dami na po nating na-mine. Kaso may isa tayong problema. Yung nag-livestream po ako sa Facebook niyan, ang ginamit ko po ay silk touch. Nakalimutan ko gamitin yung fortune ko na pickaxe. So puro stone lang yung nakuha ko. Kailangan ko po ng cobblestone mga kabarkada. Kasi dito sa Minecraft, hindi ko alam kung bakit. Bakit hindi pa nila baguhin? Kapag magka-craft ka ng piston, 'di ba? Magka-craft ka ng piston, kailangan mo cobblestone, 'di ba? Kapag magka-craft ka ng dropper, kailangan mo cobblestone. Kapag dispenser, ang kailangan mo cobblestone. Kapag observer, ang kailangan mo cobblestone. Ba't hindi nila nilang gawing stone, ha? Ba't hindi nila stone? Mahilig po kasi akong gumamit ng silk touch na pickaxe mga kabarkada. Kaya karamihan po ng blocks ko ay puro stone talaga. At hindi ako nakakakuha ng cobblestone. Early game lang ako nakakakuha nun. Kaya yun mga kabarkada, ay kailangan ko siguro mag-mining pa ulit. Siguro i-mine ko yung area na yun ng fortune lang para makapag-craft ako ng maraming piston at saka ng observer. Siguro nagtataka kayo, Kuya Sly, pwede naman po kayong gumawa ng bamboo farm na ang gamit nyo ay slime machine. Ang problema kasi sa slime machine mga kabarkada, isa yan sa mga dinidiscuss ko sa mga Kadacraft member katulad nung kaila Avery tsaka nung mga bamboo farm nila Kuya Ray.
Yung ganun kasi mga kabarkada ay nagkukos po ng lag. Halimbawa, di ba may slime machine kayo na ilalagay dyan, tapos tumubo na sila ng 16 na height yung bamboo. E di ang mangyayari, yung mga bamboo na yun mapuputol, tapos magkakaroon ng maraming entities. At yung entities na yun, magkukos ng lag mga kabarkada. Kaya ang ginagawa ko na lang po ay yung observer piston method mga kabarkada na favorite ko. Kasi lag friendly siya mga kabarkada. Ito po yun, so maglalagay tayo ng piston dyan, tapos sa pang 10 na blocks mga kabarkada, dun po natin lalagay yung observer. Tapos ibababa po natin yan dito para makonect po sa ating piston at itutulak niya yung mga bamboo mga kabarkada at malalaglag yung mga bamboo dito na kung saan lalagyan po natin sila ng power drill mga kabarkada na meron pong minecart with a hopper. Very basic mechanics mga kabarkada, kayang-kaya nyo pong gawin yan kung nakikita nyo naman. At siguro mga kabarkada, babalik na lang po ako sa inyo kapag na simulan ko na siyang lagyan ng mga kung ano-ano mang ekelabo. Let's go! So ayun na nga po mga kabarkada, kung nakikita ninyo naman po, ito na po ang ating bamboo farm at nag-AFK po ako dito ng 1 hour mga kabarkada. Take note, isang oras lang po mga kabarkada, isipin nyo kung ginawa kong slime machine to, panigurado mas marami ako mapuproduce pero sobrang lag. Pero yung ganito mga kabarkada, yung ganito kasimpleng redstone contraption, ang mapoproduce niya ng mga kabarkada ay magugulat kayo. Isang oras lang at ito na po yung naproduce niya. Lahat po yan mga kabarkada, same po. At meron po yan yung ano ba tawag ko dito? Hindi ko alam kung ano tawag dito yung ano to. Item the receiver. Basta yung item receiver mga kabarkada, yan na po yung item receiver. Kung nakikita nyo naman siya, very nice mga kabarkada. Isang oras lang po ng pag-AFK dito sa ating munting bamboo farm mga kabarkada ay nakapag-produce na po siya ng ganong karaming stacks. Diba sabi ko sa inyo, hindi ko kailangan ng slime machine na yun eh. Kasi sapat na to eh. Sobra pa nga to mga kabarkada. Scaffolding lang naman gagawin ko dyan. Hindi ko naman kailangan yan as fuel. Kasi may kelp farm naman ako na malaki. So hindi ko kailangan to as fuel. Kailangan ko lang siya as scaffolding or sticks man. Kung kailanganin ko ng sticks, syempre pwede na rin sa bamboo yun. Pero kung nakikita nyo nga mga kabarkada, sulit na kahit isang ganito lang eh. Dinalawa ko, ayun, doble yung pinroduce. Sobrang daming bamboo, hindi ko magagamit lahat yan. At makakagawa na po tayo ng maraming scaffolding. At makakagawa na tayo ng maraming building. Mataas man yan, maabot natin yan gamit yung scaffolding. Very nice. So na-realize ko bigla na effective nga yung binigay ko sa inyo mga kabarkada na tip. Na kapag wala na kayong magawa, kailangan nyo mag-isip ng problema. At kailangan nyo hanapan ng solusyon. Ngayon nagkaroon ako ng problema mga kabarkada. Kasi na-fortune ko po yung ender chest ko. Tapos marami naghahanap dito sa kada crop ng ender chest. So naisip ko, may problema. Maraming nangangailangan ng ender chest. So ang kailangan natin gawin, bigyan natin ng solution. So ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng ender chest or ng ender eye shop mga kabarkada. Kasi marami po akong emerald dito. At kung hindi nyo po alam, ay yung mga unang episodes ng Kadacraft mga kabarkada, ay ang pinakauna pong farm na ginawa ko ay Blaze Farm mga kabarkada. Sa pagkakaalam ko, Blaze Farm yung pinakauna kong ginawa. So kung hindi yun yung pinakauna kong gawa, pasensya na. Pero yun yung mga kabarkada, very easy lang po makakuha ng ender pearl mga kabarkada. At meron po tayong blaze farm, so easy lang din makakuha ng blaze powder mga kabarkada. So makakagawa tayo ng ender chest na tindahan at the same time ender eye na tindahan. Napakalupit. At siguro kapag natapos na namin yung end, mas masusupplyan ko na siya. Kasi pwede akong gumawa ng enderman farm. Ah, diba? So ang gagawin natin ngayon, pupunta ako sa Nether ngayon kasi kukuha ko ng blaze rod. At the same time, kailangan din po natin ng obsidian. At syempre, may problema na naman tayo. Paano tayo kukuha ng obsidian nang nagfa-farm? Kasi syempre, imamining natin yan eh. So ang naisip ko, yung piglin nagbibigay ng obsidian. Tapos, yung piglin kailangan niya ng gold. So meron na naman tayong problema. Kailangan natin ng gold. Oh my goodness, it all comes back na kailangan talaga natin gumawa ng gold farm. Kasi yun naman talaga kailangan natin gawin eh. Bago pa tayo umalis dito at pumunta sa borderland, gold farm po yung inaatupag natin. So siguro maglalive ulit ako sa Facebook, siguro sooner or later. Tapos gagawin na natin yung ating wither skeleton farm para magawa na natin yung magma farm. Or siguro magmamining na lang ako ng magma block. Oo, nagbago na isip ko. Magmamining na lang ako ng magma block. Feeling ko mas madali pa yun. So ang gagawin ko ngayon, pupunta ako sa aking farm at dito yung daanan, papakita ko sa inyo. Kasi medyo inayos ko yung daanan na yun at gusto ko ipakita sa inyo lahat kung ano ng improvement mga kabarkada ng lugar na yun. So syempre alam nyo na dito tayo dumadaan papunta sa ating Wither Skeleton Farm. Pero ang hindi nyo alam mga kabarkada ay daanan na rin po ito papunta
sa ating Blaze Farm. Doon po yung Wither Skeleton Farm. At dito naman po ang ating Blaze Farm, mga kabarkada. Didiretsuin lang po natin ito. Hindi pa po ito na-spawn proof. Kung nakikita nyo naman, may pigman na nag-spawn, mga kabarkada, sa harapan natin. Kung nakikita nyo, may piglin din. At kung nakikita ninyo naman po, papunta na po tayo sa ating Blaze Farm. Dingin nyo, very quick lang, mga kabarkada. Very easy, nandito na po kaagad tayo, di ba? Very easy. Asan na yun? Oh my goodness, naglalag. Oop! Oh, wala, laglag pa nga ako sa pinakababa. Oh my goodness, ba't nakawala tong mga to? Ba't kayo nakawala? Oh my goodness. Pero yun nga po, mga kabarkada, nagfa-farm din po ako dito sa ating Blaze Farm. At ito na po ang na-produce natin ng mga AFK ako. Boom! Napakadami na, mga kabarkada. Makakapag-restock na rin po tayo sa ating Blaze Rod Shop, mga kabarkada. Tingnan nyo, daming Ender Eye, Ancharap, darami-dami Ender Eye. Ngayon lang ata ako nakahawak ng ganito kadaming Ender Eye. Kasi normally hindi talaga ako umahawak na Ender Eye ng ganyan kadami. Parang hindi mo naman siya kailangan. Pero ngayon magbebenta tayo ng Ender Chest. Ganun tayo kalupit. Okay, so nag-farm ako ng Obsidian at ito pala nakukuha ko 2 stacks and 10. At syempre gagamitin ko yan sa build. So siguro mamaya pa magpa-farm pa ulit ako ng Obsidian, mga kabarkada. So ang kailangan po natin gawin ngayon ay gawin na muna natin yung shop, mga kabarkada. At ang naisip kong shop ay Enderman. Yung ulo lang, ha? Yung ulo ng Enderman. Tapos may hawak-hawak siyang Ender Chest. So di ba ang cute? So ganun po yung gagawin natin at ito po yung napili kong pwesto malapit nung kay Lady Sue kasi wala atang gagamit ng lupa na to at sakto siya sa ibibuild natin, mga kabarkada, na sukat ko na po siya. At hindi ko alam, panigurado, kapag nag-elitra na kami, mga kabarkada, magkakaroon na ng mga shop dito sa may banda dun sa may dulo, banda dun sa may likod ng monument, magkakaroon na ng mga shops dun kasi may elitra na, makakapaglipad-lipad na sila dyan kung saan-saan nila gusto. At syempre, kahit meron ng elitra, tuloy pa rin ang produksyon ng ating paggawa ng mga kalsada, mga kabarkada, hindi mawawala yan. Pero syempre, simulan na natin. Hindi ko to itatimelapse kasi binigyan ko ngayon ng timelapse kanina. So ang gagawin ko lang ngayon ay susukatin ko, mga kabarkada. May reference ako dito ng itsura ng Enderman. Yung mukha ng Enderman meron ako dito. So gagayahin ko lang yon. So syempre, basic lang tong gagawin ko, mga kabarkada. Kahit kayo kayang-kaya nyo tong gayahin, mga kabarkada. Kailangan nyo lang ng mukha ng Enderman. Tapos kung ano sa tingin nyo ang magiging itsura niya ay gayahin nyo lang po. Very easy lang naman yun, panigurado. Kayang-kaya nyo yun, mga kabarkada. At nakaisip ako na ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng mata na concrete. Tapos ng kulay puti na kulay purple din. O, diba? Very nice. Ganun lang kadali, mga kabarkada. Very basic. So, ayan na po, mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman po, nagawa na po natin yung Enderman at nakaganon na po siya. Ang cute niya. Tingnan mo. Ang liit-liit nung kamay niya. Pero ang gagawin natin dyan, mga kabarkada, maglalagay na lang po tayo ng Ender Chest dito sa may taas. Technically, yung Ender Chest na yun, parang design lang talaga siya. Pero yung mismong shop talaga natin, nandito talaga siya sa may gilid ng... Bigla-bigla kang lumalabas. Bigla-bigla lumalabas to. Ano ba naman yan? So dito po natin ilalagay yung daan ng papasok sa ating shop. Kung nakikita ninyo naman po, madilim pa dito sa loob at hindi ko pa siya na-decorate. I-decorate natin to. Sobrang dilim, mo. Nung ginamit mo yung black concrete, parang wala ka na nakikita. Ano, so sobrang dilim. Parang kawalan na yung loob. So maglalagay lang tayo ng mga chest dito. Magbebenta tayo ng Eye of Ender, Ender Pearl, tsaka Ender Chest. Lahat na may Ender. So babalik na lang ako sa inyo, mga kabarkada, kapag nagawa ko na yung Ender Chest dito. So kukuha lang ako ng reference ng Ender Chest sa Google. Tapos titingnan natin kung mako-convert natin siya dito sa Minecraft ng malaking version. Let's go! So ayan na po, mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman po, ginawa ko ang aking abot na makakaya, mga kabarkada, para po ma-replicate ang Ender Chest dito sa Minecraft. Kung nakikita nyo naman po, medyo similar. Wala kasing ganitong kulay sa Minecraft. Yung parang green na medyo parang manilaw nila. Wala kasing ganun, mga kabarkada. Kaya ito lang po ang aking na-come up, mga kabarkada. At so far mukhang magkapareho naman po sila. Kung nakikita nyo naman po, at meron yung mga texture-texture, hindi lang talaga halata kasi nagbe-blend masyado yung kulay nila. At kung nakikita nyo, hawak-hawak po siya ng Enderman. Bagaman parang ang laki-laki ng Ender Chest, ang cute niya pa rin tingnan. At syempre, hindi pa po yan tapos, mga kabarkada, kasi inapos po ako ng materials. Kailangan po natin ng obsidian tsaka ng mga concrete, mga kabarkada, kasi medyo malaki-laki din tong build na to kapag tinignan mo. Ayun. Ang laki-laki ng build na to, mukha lang siya maliit, mga kabarkada. At kung nakikita ninyo naman po, meron na pong laman yan dito sa loob. Ilawan ko na lang to. Siguro ang ipang-iilaw ko dito ay mga end crystal or beacon. Di natin alam, bahala na. Pero kung nakikita nyo naman po, nagbebenta na po tayo ng Ender Chest tsaka po na Eyes of Ender. Kung nakikita nyo naman po, lalagyan na lang natin ng sign yan. Siguro ang gagawin ko dito, 1 diamond, 1 Ender Chest, tapos 1 diamond, 4 Eye of Ender. Napakamura na nun, mga kabarkada. Hindi na po yung scammers. Ako na nagsasabi sa inyo, ako po ay nagbago na po talaga. At kung nakikita nyo naman po, very nice ang ating build, mga kabarkada. So nandito tayo sa Nether ngayon, mga kabarkada, kasi meron tayong mission. Ang mission po natin ay maghanap ng maraming magma blocks, mga kabarkada, kasi hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na ng gold farm, mga
mga kabarkada, kasi sobrang useful ng gold. Sobrang dami nating magagawa sa gold, mga kabarkada. At kailangan natin kolektahin lahat na makikita natin ng magma block. Or siguro pwede naman ako gumawa ngayon ng magma farm actually. Pero kailangan ko ng wither, mga kabarkada. Wither rose, kailangan natin yun. At gusto ko makagawa na ng gold. So ang gulo-gulo, mga kabarkada. Kaya nasa isip ko, gagawa na ako ng gold farm. Actually, yun din yung problema ko, mga kabarkada, kapag nagka-Kadacraft episode ako. Kasi nasa isip siguro ninyo, Kuya Sly, ba't mahirap na hirap ka mag-upload ng Kadacraft episode? Eh marami ka namang content na nasa isip, Kuya Sly. Yun na nga yung problema, mga kabarkada. Bukod po sa may pasok ako, eh medyo nahihirapan ako mag-produce ng content. Kasi halimbawa, itong napapanood yung video, panigurado, nasa bandang 15 minutes na kayo, mga kabarkada. At gusto ko yung mga videos ko 20 minutes above, mga kabarkada, or 15 minutes above. Kaso ang problema, mga kabarkada, para mag 15 minutes or 20 minutes above, kailangan meron akong gawin na tatlong content sa isang episode. Tulad kanina, yung una nating content, mga kabarkada, ay yung bamboo farm. Pangalawang content, oh my goodness. Pangalawang content ay yung ender chest shop natin. Tapos, uy, ancient debris. Tapos, ang pangatlong content natin ay gold farm, mga kabarkada. Diba? Kailangan ko gumawa ng tatlong content sa isang episode, mga kabarkada. Kasi yun yung makakaabot ng 20 minutes. At kapag hindi ko ginawa yun, mga kabarkada, hindi siya aabot ng 20 minutes. Oh my goodness, ancient debris again. Ooh! Siguro dito na lang ako magma-mining. Dito na lang siguro ako magma-mining. Panigurado, makakakuha rin naman tayo ng magma block dito. At nakakakuha na rin tayo ng ancient debris. So, napakalupit. Hitting two birds with one stone. Oh my goodness. Ito po. Very nice. Very many ancient debris. Ha? Yan ang gusto ko. Sige. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng magma block dito. Kasi alam ko ang magma block, makukuha mo lang siya sa Y is equal to 35. So, hindi ako sigurado kung makakakuha ko ng magma dito. Kasi ancient debris level 2, kung nakikita nyo, nasa 16 tayo. At ang magma ay nasa 35. So, hindi ako sigurado kung makakakuha tayo ng magma block dito. Syempre may magtatanong sa inyo, Kuya Sly, ano naman po bang masama kung tatlong content po ang ilalagay nyo sa isang episode? Eh ang problema, mga kabarkada, eh kapag nilagay ko siya sa content na ngayon, ay hindi ko na siya malalagay sa susunod na content. At ang problema dun, mga kabarkada, ay mas maganda, halimbawa gold farm, mas maganda kung sa susunod na episode na lang natin gawin yun, diba? Kesa yung gawin natin siya ngayon, diba? Isipin nyo, episode 38 gold farm, o diba mas maganda? Kesa yung episode 37, o ang anong itatitle ko ngayon, sobrang dami ko pwedeng itatitle. Pwede ko itatitle ender chest shop, pwede ko rin itatitle bamboo farm, pwede ko rin itatitle gold farm. So anong gagawin ko, ha? Anong gusto nyong gawin ko? Imbis na gawin ko to sa susunod na episode, ay ginagawa ko siya ngayon. Anong problema mo, Sly? Tapos aabutan pa ako ng online class. Ano na? Gusto ko na magbakasyon para matadtad ko kayo ng Kadacraft episode. Tatatarin ko kayo ng Kadacraft episode. Kapag nagbakasyon, hintayin nyo ako magbakasyon. So natapos na po ako, mga kabarkada, sa aking pagmamining ng magma block. So gagamitin natin yan next episode. Siyempre next episode na ako gagawa ng gold farm. Ba't ko gagawin nyo yun? May pasok ako bukas. Pero yun yung, mga kabarkada, isa din po sa mga ginawa ko dito sa base ay meron po akong dinagdag sa STM, mga kabarkada. Po, special para lang sa mga STM member. Oh my goodness, nilalamon na ako ng villager. Pero dito nga, mga kabarkada, sa second floor, kung nakikita po ninyo, meron na po tayong ini-install na mga chests dahil meron na po tayong mga bagong farms tulad ng rockets, syempre. Meron na tayong paper at gunpowder. Combine it together and you get rockets, of course. And syempre, meron na rin tayong bamboo at syempre, meron na rin tayong mga honeycomb block. At syempre, maglalagay din tayo ng honey block dito. Tapos dito sa kabila, hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko dyan. Pero syempre, para sa mga members lang yan ng ating STM. At maglalagay tayo ng enchantment table dito. Maglalagay tayo ng mga chuchu eklabo dyan sa mga gilid-gilid. At syempre, dadagdagan din natin tong membership. So te-check ko yung membership mamaya. Maglalagay tayo dyan mamaya, pero hindi pa ngayon kasi may pupuntahan tayo dahil sinasaniban na tayo ng villager curse. Na kung saan, mga kabarkada, meron po tayong kailangan gawin dahil meron daw bagong tayo sa shopping district, mga kabarkada, na kung saan kailangan natin maglagay ng gawain upang matustusan ang ating pangangailangan bilang isang villager, mga kabarkada. At ito yun, kung nakikita nyo, isang malupit na gawa na naman po ang pinaglililikha ni AZ Taintain, mga kabarkada. AZ Taintain! Uy, may nakita akong chest. Uy, baka kukunin ko yan, lalagay ko yan sa auction house. Ano to? The Hummingbird. Okay, alam ko na yan. Nabasa ko na yung guild rules na yan, of course. Pero kailangan ko nung mismong, ano tawag dito? Ayan, ito. Kailangan ko nung, eto yan, book and quill. Actually, hindi pa ako gumagawa ng chicken farm. So, gagawa ko siguro next episode. Kasi kailangan ko yung feather para makagawa ng maraming quill. Pero yun yung, mga kabarkada. Ano to? Help, I can't jump anymore. Nako! Sintomas yan ng villager curse, kaya hindi siya makatalon. Pero hindi ko po gagawin yan kasi nandito ako para maglagay ng quest, mga kabarkada, na kung saan para matustusan ang ating pagiging villager ay kailangan ko ng 10
sampu mga kabarkada, sampung magkakaibang, magkakaibang uri ng buried treasure map. Yan, kailangan ko po ng sampu niyan mga kabarkada. At kapag ito napagtagumpayan mo, Tagalog na naman. Ito yung ayoko kapag nagsusulat ako yung masyadong Tagalog. Nung 100 days of Minecraft hardcore ko, marami sa inyong pumupuna na, oh my goodness, pumupuna. Marami sa inyong pumupuna. Bakit daw ang lalim ko mag-Tagalog? Tagalog po talaga kasi ako. Hindi po ako Bisaya, hindi po ako Kapampangan. Tagalog po ako. No? Ito na po yung natural kong pagsasalita. Pinifilter ko yung words ko, ilalagyan ko ng English. Oh my goodness. Oh my goodness. Kapag ito ay napagtagumpayan mo, ay gagantimpalaan. Oh my goodness, palaan kita ng maraming diamante. Wag, hindi muna natin lalagyan ng presyo, pero iniisip ko pa actually. Rewards. Oh, gawin na natin English. 20 diamonds. So ayan, ito na. Isasign ko na. Isasign ba to? Hindi ko alam kung sinasign to. Feeling ko hindi to sinasign. Nako, may membership pa pala. To become a member of the guild, you must first pay 3 diamonds to the owner of this establishment. Oh my goodness. Oh my goodness. Okay, so magbabayad daw tayo ng 3 diamonds mga kabarkada para sa membership. At maglalagay daw tayo ng item na may pangalan natin. Lagay natin dyan, Sly the Miner, of course. Lagay po natin yan. At ilalagay natin sa pintuan yan para marami ka agad makakakita na sa atin to. At ang gagawin natin mga kabarkada, itong sinulat natin ay ilalagay. Bakit akos? Dapat nakalagay dyan, akoy. Ako'y nangangailangan. Ano ba yan? Ako'y nangangailangan. May humihingi ng tulong. Okay. So ayan, nakompleto ko na po mga kabarkada. Ilalagay na po natin yan dito sa ating, dito pala sa baba. Dito yan sa baba. Tapos lalagay na natin ating book and quill. At maglalagay tayo ng 20 diamonds. Kung sino man mga katatapos nito mga kabarkada, nabibigyan tayo ng 10 buried treasure map. Pero yun yung mga kabarkada, siguro dito ko natatapusin itong episode na to. Sana nag-enjoy kayo sa ating Kadacraft episode. Maraming salamat sa panonood nyo. Pumunta na nga po pala kayo sa aking Jolly Sly na channel mga kabarkada. Ito po yung mga videos. Tignan nyo po. Ayan, pinapakita na ni Jaycer lahat ng aking mga videos na nilalaro na hindi po Minecraft. Sa Jolly Sly po yan mga kabarkada. Mag-subscribe na po kayo dyan. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli. Pa. Oh my goodness, Speedy Jerkers. Paalam. Haha.